Hi! Welcome to my channel, Emilita Papa. So, ito ay baking time na naman. Ito yung ating wheat bread, pandesal, with butter. So, meron tayong ginawa na kakaiba, diba? Nakita nyo yan. At makikita nyo sa ating video kung paano natin ginawa yung isang klase ng tinapay na may design pa siya. Pero, sabi ko nga, ang aking pandesal or tinapay ay same procedure. Lahat ay pare-parehas lang. Yung takal, wala tayong binabago sa lahat ng mga ingredients na yan. So, yan, katulad yan. Sa ngayon, gumamit tayo ng organic na wheat flour. Medyo sobrang organic siya kasi kulay brown, diba? First time kong gumamit niyan. And then, hinaluan natin, sinamahan natin ng bread flour. So, eto na yung ating napa-rice na natin. Yun, kita nyo naman, sobrang blessing. Sobrang taas ng pagkakaalsa niya. Bigay todo talaga. So, puff na natin para mawala yung air, yung hangin, para umpisahan na natin yung kanyang pagmamasa. Sandaling masa na lang yung gagawin natin dyan para mawala yung kanyang hangin. At pagkatapos nyan, gagawin na natin yung pag-roll. Iro-roll na natin siya. And then, hahatiin na para ma-form na natin kung ano yung ating gagawin na tinapay. So, yung kalahati niyan, ginawa nating pandesal. And then, yung kalahati naman ay yun yung aking gagawin na kakaibang tinapay na tinatutunan lang natin sa mga mag-share ng kanilang mga talent, ng kanilang mga knowledge sa paggawa ng tinapay. So, ito yung ginagawa ko. Ito ay yung pandesal na. Ginawa na natin yung pandesal and then tapusin natin yan. Hindi ko na tinitimbang yan. Tantsa-tantsa na lang. So, ito naman, pagkatapos ng pandesal, ito naman yung ating tinapay na may butter na kasama. Spread natin yung butter sa dough. And then, pagkatapos niyan, ma-spread na natin lahat ang butter. Lagyan natin buong tinapay, buong butter. Lagyan natin ng butter. Yan. Para lahat siya ay merong butter. And then, itupi natin. Yeah, itutupi natin siya. At i-slice natin. Busin natin yan. I-slice natin siya ng pahaba. And then, pagpapatungin natin siya. Yan, magkakapatong na yan. So, may naiwan pang isang piraso. At gumamit ako ng stick para lang i-design, para lagyan ng design. So, yung tinapay na yan na nilagyan ko ng design, parang naisip ko lang, pwede siyang gawin sa ibang klaseng tinapay. Kung gusto nyo sa halip na butter ang inyong ilagay na palaman, pwede naman siyang lagyan ng peanut. Peanut, pwede rin siya peanut. Or any kind of filling na gusto nyong ilagay. And then, gayahin nyo lang kung paano ko ginawa yan. So, pagkatapos natin yan, nilagyan natin siya ng bread crumbs. Yan, para design at para na rin huwag siyang magdikit-dikit. And then, irarise uli natin siya ng 30 minutes. So, after ng 30 minutes, ito na yung ating pinaalsa. Kita nyo naman, dikit-dikit na siya. And then, eto na, luto na yung ating wheat pandesal with butter. Ayan, kain na. Thank you so much sa inyong support at panonood ng aking mga video. See you again tomorrow. Bye!